Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang unang pagdinig ng committee para sa motu proprio inquiry in aid of legislation. Kaugnay sa mga issue ng mga tauhan ng Philippine National Police na naapektuhan sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa anti-illegal drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Ito ay ang Oplan na tukang, Oplan na double barrel, at Oplan double barrel reloaded. Ayon sa ating PNP chief na si Police General Romel Francisco Marbil, na 1,286 opisyal ng PNP ang naapektuhan sa kampanya laban sa ilegal na droga mula Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2022. Sa bilang na ito, 312 tauhan ng PNP ang nasawi sa mga operasyon ng pulisya, habang 974 ang nasugatan. Dagdag pa rito, sinabi ni Police General Marbil, maraming pulis ang hindi lamang nagdusa sa pisikal na pinsala, kundi naharap din sa mga legal at administratibong suliranin. Mahigit 200 tauhan ang nahaharap sa mga kasong kriminal na may kaugnayan sa pagpapatupad ng kampanya laban sa ilegal na droga. Bukod dito, kabuuang 195 pulis ang natanggal sa serbisyo at 398 ang nasa proseso ng pagtanggal, habang mahigit 20 pulis ang nananatili sa kulungan bilang bahagi ng mga kasong kaugnay sa giyera kontra droga. Sa mahaba at malagim na kampanya laban sa ilegal na droga, lumalabas ang katotohanang marami sa ating kapulisan ay naging biktima rin ng bulok at masamang sistema. Maraming buhay nila ang nabuwis, marami din na nasaktan. Ang iba naman ay naharap sa mga kasong kriminal o administratibo. Ang iba ay nasa kulungan na. It was promised with the many pronouncements that they will be protected and taken care of by the former president, but unfortunately, based on record by the PNP, no monetary or legal assistance was done. Ang mga pulis na ito na nasaktan, napatay, nakasuhan, natanggal at nakulong dahil inakala nilang tamang kautusan ang pikit matang sumusunod sa kanilang commander-in-chief at immediate superior. Ang mga iba't ibang mga pahayag na nakaraang administrasyon ay lalong nagbigay ng pagkalito sa ating mga kapulisan. The second level uniformed personnel with the ranks of patrolman, patrolwoman to police lieutenant colonel were mostly affected by these orders. These thousands of policemen must be given justice as well. Their cases must be reviewed and validated. Sa harap ng paglilinlang na ito, nais kong ipanukala sa pamamagitan ng komiting ito na tulungan natin ang ating mga kapulisan. Isulong natin ang pagkakaroon ng isang special account sa proposed national budget na maaaring gamiting ayuda para sa ating mga law enforcers na nangangailangan ng tulong. Alalahanin nating nahaharap ang marami sa kanila sa samot-saring suliranin dahil sa elemento ng instigation mula sa nakakataas sa kanila. Pinaniwala silang tama ang ginagawa nila at makabubuti di umano sa bayan. We need to recalibrate the mindset of our policemen. Biktima din ang iba sa kanila. Layunin ng ating kasalukuyang investigasyon na talakayin ang ilang mahalagang usapin kabilang ang mga sumusunod. Ang balangkas ng patakaran at legal na batayan ng paglabas ng Command Memorandum Circular No. 16-2016. Mga panukalang batas na magbibigay ng solusyon upang matiyak na ang mga insidente ng pagkamatay sa mga engkwentro ng pulisya ay sapat na natutugunan. Mga remedyo para sa mga tauhan ng PNP na nahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo dahil lamang sa pagsunod sa utos ng kanilang mga nakakataas. At mga panukalang batas upang limitahan ang paggamit na nakamamatay na puwersa o use of deadly force
ng mga pulis at iba pang mga nagpapatupad ng batas. Tatalakayan din sa ating investigasyon ang isyo ng mga pulis na sangkot sa bentahan ng droga na tinatawag na Ninja Cops at mga tiwaling pulis na gumawa ng krimen sa ngalan ng kampanya ng gobyerno para sa paglilinis ng droga. Pinasasalamatan natin ang ating speaker at ang ating pong majority floor leader sa pagbibigay ng otorisasyon sa committee upang isagawa ang investigasyong ito. Pinasasalamatan din natin ang presensya ng ating mga kagalang-galang na kasamahan at mga resource persons sa ating pagdinig ngayon. Umaasa ako sa isang makabuluhang talakayang kasama kayong lahat. Maraming maraming salamat po. So, the next item ng ating pong agenda for the day, we have invited the CPNP, Police General Romel Marbil, but unfortunately, wala siya today. He will be represented by Police Brigadier General Jean Pajardo. And I think you have a opening remarks for the CPNP. Yes, okay. Ma'am, you are recognized, please. Una ko na sir ay pinapaabot po ng ating CPNP yung kanyang paumanhin sa hindi po niya pagdalo ngayong araw dahil kailangan po niyang bumiyahe po sa Mindanao para personal pong bisitahin yung dalawang pulis po natin na nabaril sa nung nakakaang Biyernes po during a bypass operation at puntahan po yung burol ng dalawa pa pong pulis natin na napatay in the said operation po. So I'm here in my capacity as the PNP spokesperson and I will be representing po our chief PNP. So good morning to our honorable chairperson Dan Fernandez, esteemed members of the Committee on Public Order and Safety, distinguished guests, fellow resource person, please allow me to read the prepared opening statement of the Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, and I quote, I'm here today on behalf of the Philippine National Police to address critical issues concerning the personnel who were profoundly affected in the line of duty during the previous administration's drug campaign. The men and women of the PNP have consistently place their lives at risk to uphold the law and ensure public safety. It is our duty to provide them with the necessary support and protection, particularly for those who have made the ultimate sacrifice. From July 2016 to June 2022, numerous officers faced criminal charges as a direct consequence of their involvement in anti-illegal drugs operation. Unfortunately, some officers were dismissed from service. Others were sanctioned for various reasons, and many sustained injuries and even lost their lives during these risky missions. During the height of the anti-drug campaign, police officers implicated in anti-drug operations were made to believe that they will be given amnesty or pardon along with assurances of government support. However, no official documentation substantiates the fulfillment of these commitments in a way that adequately addresses their needs. This lack of action has left many police officers without hope. Facing the aftermath of the campaign without the necessary support that they were led to believe would be provided. Through the PNP Legal Assistance Program, we extended support to PNP personnel facing charges from 2017 to 2022. However, the extent of legal assistance provided was insufficient in the light of number of personnel who face service-related cases stemming from the anti-illegal drugs campaign. Unfortunately, some officers opted to leave the service or go on absence without leave rather than confront these legal challenges. The situation underscores the urgent need for reform and systemic support for our police officers. They are not immune to the consequences of their action. Like all citizens, they deserve to be treated with fairness and dignity. As we work towards a more balanced and humane approach to law enforcement, we must acknowledge the sacrifices made by our personnel
and ensure they have the necessary support to carry out their duties without fear of unjust repercussions. We are grateful for the committee's attention to these matters, and we look forward to collaborating with the esteemed chamber to find solutions that will guarantee our police officers receive the support they need and the justice they deserve. Thank you very much and good morning to everyone. End of quote. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Bulisa Brigadier General Gina Pardo. Siguro, we'll be also giving opportunity to General Constancio T. Chinayog Jr. Meron po kayong opening remarks, sir? So yes, go ahead, please. None, sir, none. Are you going to present something or a brief statement? Go ahead. Okay, sir. Indeed, just to confirm that based on our records, we have a lot of police officers, 1,286 who were affected in the line of duty from July 2016 to June 2022. And if I may give some specific details, sir, 312 indeed lost their lives, while 974 injured. That makes up the 1,286. And for the anti-illegal drugs operations alone, a total of 234 PNP uniform personnel were affected. Specifically, 47 uniform personnel were killed during round drug operations, while 187 were wounded. So, it goes to show, sir, that during the previous administration, it's an evidence that many police careers were sacrificed, many police lives were lost. Thank you, General Chinayog, no? And indeed, no, nakita natin that hindi lamang po pala yung mga kababayan natin ang mga nabibiktima. And of course, yung ating pong mga members ng ating pong PNP organization were also affected by this war on drugs. And basically, makita po natin yung mga involved dito. We have to categorize them as well. We need to validate. And of course, makita po natin kung talagang may involvement sila, victim ba talaga sila. Can you kindly tell us, General Chinayog, out of those na may kaso na 234, meron kang binanggit na 234, di ba? Na involved sila doon sa kaso ng war on drugs. Yung 234 ongoing yung kanilang case or na-dismiss na to? Ano, so the 234 figure is made up of the killed. Yes, and 47 are killed and 187 were wounded, sir. So that 987 wounded. 187, sir. 187 po. Di ba 1,286 yung total ng wounded and killed? Opo, sir. So meron tayong 214 na nakasuhan, di ba? Based on the pronouncement of the chief PNP, 1,286. Am I correct? Tama po, sir. Okay. So, ang nakasuhan naman po, ang na-dismiss naman ay 214. No, sir, no. Dismiss personnel due to illegal drugs cases is 221, sir. 221. Opo, sir. So hindi pa natin nakakategorize kung they were kasi kailangan natin malaman dito kung sino mga talagang biktima lang, no, dahil dun sa wrong alleged wrong orders, no, dahil nga nakakalito yung order during that time, di ba? Were you already validated this, no? Because may pronouncement din si General Marbil noong August 14
2024 at sinasabi niya dito that our anti-illegal drugs campaign is not only effective but also aligned with the principle of justice and human rights. So bali sinasabi niya dito that a new memorandum circular will be issued nung August pa to, ha. And I was reading the statement of the former of the chief PNP na sinasabi niya that they were going to issue another memorandum circular. Nakapag-issue na ba ng memorandum circular ang ating chief? Ito ang nakalagay dito para at least you will understand. The panel will be led by the office of the PNP Deputy Chief Corporation, Lieutenant General Michael John Dubria, while the members will be composed of representatives from the PNP Directorates for Operations, Investigation, Intelligence, and Community Relations, Internal Affairs Service, and Human Rights Office. So, nagkaroon na ba lang memorandum circular about this involving the Human Rights Office? We have a representative from the Director for Operations. Once again, yes, sir. Your Honor, good morning. From the Directorate for Operations, Police Colonel Ruben Bananas. Yes, sir. Chief Law Enforcement Division. Sir, for the information of the body, we have finalized the campaign plan. The new PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan 2024-2028. We are just doing a due diligence on this campaign plan, and all our units we need to submit the comments, final comments. Actually, it's not final comments. It is part of the three comments that we are seeking in finalizing this campaign plan. The campaign plan contains the value for human dignity, human rights, and primordial concern is human rights and in our implementation of this campaign plan. Thank you, sir. Kasi dito sa inilunsad nating campaign nung nakaraang administrasyon, buwapatak dito kasi that the first issue that was launched was the Oplan Tokhang, correct? Yes, sir. After ng Oplan Tokhang, itinigil yun temporarily, di ba? Noong 2017, then it was relaunched. So, relaunching nito, lumabas yung Oplan Tokhang, hindi, Oplan Double Barrel, di ba? Limited. Yes, sir. Sinama dito yung high value target. Yes, sir. And yung last version nito, yung double barrel final version. Am I correct? Yes, sir. So, you know, agree with me that in 2016, nalilaunch ito, it was stopped. Am I correct? Yes, sir. So, nung tinigil yung Oplan Tokhang, kasi ang sinasabi dito, there was the not in line with the existing laws. So, pwede ba natin sabihin sa committee na to that there were laws that was violated during the Oplan Tokhang because it was stopped precisely to be aligned with the existing law? Substantial, sir. Your Honor, the mention there was not a violation of law, but rather there was no national policy on Tokhang. That was because PADS was not in existence yet. The Philippine Anti-Drug Strategy. So walang policy on Oplan Tokhang. Why was it implemented in the first place? It was the pronouncement of the president that they implemented through our chief MP then to implement double barrel. Okay. So, sige, i-recognize muna natin si Congressman Plato. Before we ask the, yung mga naging victims ng war on drugs on the side of the policeman. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair, our dear colleagues and our esteemed guests. Magandang umaga po. Mr. Chair, with a total of 1,286 personnel of the PNP
who were affected in the line of duty by the war on drugs of the Duterte administration. At least 1,286 police officers were actually needing support, regardless of the nature of their involvement. There are reports that some PNP personnel are allegedly involved. They are involved too in drug trade and other illegal activities, more so in extrajudicial killings. The drug trade, it would require specific statements or clarifications from General Marbil, to PNP, or the PNP regarding their stance on PNP personnel facing allegations of misconduct. Thank you, Mr. Chair. Siguro kay ano na lang yan, General Jim Pardo. Mr. Chair, to answer the question, sir, of our honorable honorable sir, yung pong binabanggit po natin na provisions po ng legal assistance is referring lang po ito dun sa service-related charges po. If a certain police officer will be charged for a certain offense because of his own doing, meaning not in the actual performance of his duty, this is not covered doon po sa pinupush po natin na legal assistance po. So doon po sa sinasabi po, sir, na 1,286 na figures po, these are the wounded and killed PNP personnel who participated during the anti-illegal drugs operation po, sir. Okay, so Congressman Charon, do you want to add something? Yes, after the chairman's pass. Okay. Siguro iyan muna natin yung mga victims, ano? Andito yung mga biktima, ano? Members, siguro let's recognize muna sila. Yung mga wounded in police operations, we have invited them as well para at least malaman po natin ano yung mga ibinigay na tulong, no, support sa mga wounded, kasi lumalabas dito meron tayong how many wounded, oh yes, oh, so what, ilan yung wounded? 974 yo, 974 wounded. So wow, si PMS Jose Petras III, andito po si sir, you are recognized to give your side of story. Go ahead. Good morning, Mr. Chair, and good morning, sir, ma'am. I am Police Executive Master Sergeant Jose Petras III from Santa Barbara Police Station, Pangasinan PPO, Police Regional Office 1. Sir, ma'am, during the bypass operations on January 29, 2017, it was a legitimate bypass operation with coordination to the PDEA. I was assigned to be the arresting officer together with me, with the pusher buyer and a confidential informant. After the transaction, I was to arrest the suspect, and I identified myself to be a police officer, but the suspect suddenly stabbed me on my right chest, sir. After that, I was brought to hospital in Dagupan City. And after the documentations of the bypass operations, I received a financial assistance, sir, Mr. Chair. So the financial assistance one of that is police? So it was deposited in my ATM, so I assume that it came from the PNP, sir. Yun yung account mo ng PNP? Yes, sir. Yes, sir. So you were helped by the PNP organization? Yes, sir, because the documents I submitted to the PNP, sir. And subsequently, the financial assistance was deposited in my ATM, sir, Mr. Chair. If I may, magkano yung natulong sa'yo? I received 100,000, sir. Okay. So, saan ang tama mo? Well, my
upper, on my upper lip, yes, sir, Mr. Chair. Malapit sa puso? Yes, sir. Alright. So, how many months ka, ano? The attending physician, sir, give me a 30 days recovery period, sir, Mr. Chair. So, 30 days ka na sa hospital? No, sir. I requested to recover in my home, sir, because I cannot bear the environment inside the hospital, sir. During that operation, yung na-apprehend nyo ba yung suspect or napatay din? So, it was arrested, Mr. Chair, during the follow-up hot pursuit, sir. So, walang namatay sa kanila? No, sir. They were incarcerated after the filing of the case, sir. The appropriate case, violations of RA 916 and an assault of agent of person of authority, sir. That the two case that were filed against the suspect, sir. Okay. So thank you so much, Sergeant, no? Police Executive Master Sergeant Petras, sir. Executive Master Sergeant Jose Petras. Wala ka na din sasabihin? That's all, Mr. Chair. Thank you. Okay. So we have here also Sergeant Rachel. Rachel, ang pangalan mo? Yes, sir, po. Yes po, Your Honor. Rachel Canulo? Cancino po, Your Honor. Rachel, ang pangalan mo? Yes po, Your Honor. Sir, Rachel, sir. Can you kindly tell us your please tell us your story? Good morning, sir, Your Honor. I'm Police Staff Sergeant Rachel Cancino. From Pangasinan PPO Pro 1. I'm assigned out San Carlos City Police Station. Bali, ako po rito ay isang victim po ng pamaril po noong June 6, 2017 po, Your Honor. Incoming po ako noong nangyari po, Your Honor, yung pamaril po sa akin at yung isang kasamang kong police po, Your Honor, is Intel PNCO po. Bali, nakatdan ko po siya na taga-andusay po sa gilid ng kalsada po, Your Honor. At nung lapitan ko po siya, Your Honor, mayroon pong lumapit sa akin na concerned citizen po na sinabi po sa akin na yung puting van po, Your Honor, ang bumangga at bumaril po sa kanya, sa Your Honor. At ako po ay agad-agad ko pong hinabol po yung sasakyan po, Your Honor, at ganun, ano po, kung malapitan ko na po sila po, Your Honor, ay pinagbabaril na rin po ako, Your Honor. At sa kasalukuyan po ng ano po, operation po, meron po tayong nakasuhan po na tatlo po, Your Honor, na sa pamaril po, Your Honor. At ongoing pa po yung trial po namin, Your Honor. Okay, so tinutulungan ka naman ng ating organization? Yes, for Your Honor. Okay, outside help. Meron ka bang tulong na nakukuha outside? Wala na po. Wala ka nakukuha? Wala na po. Tinamaan ka ba ng Yes, for Your Honor. Saan ka tinamaan? Left side ni and right side ni po. Bali, tatlo po yung tama ko, for Your Honor. Tatlo yung tama mo? Yes, for Your Honor. Okay. Ano yung baril na ginamit daw sila, sabi ni Chairman? Bali, tatlo po silang buha baril po sa akin po, Your Honor. At yung puro short firearms po yung ginamit po, Your Honor. Chairman Barbers, sanayin ko lang. I'm ano kasi, so hinabol mo, tapos pinagbabaril ka? Yes po, Your Honor. Kasi nakamotor din po ako. Nakasakay sila sa van? Yes po, Your Honor. So paano mo nalaman tatlo yung bumabaril sa'yo? Nung nabasag po yung salamin po, Your Honor, doon ko po sila nakita po, Your Honor, kasi napalapit po ako sa kanila po. Ilan yung nasa loob ng van? Ang pagkakalam ko po, Your Honor, is 4 to 5, Your Honor. 4 to 5. So, yung binagbabaril mo yung sakay ng van? Bali, nakaputok pa po ako no, Your Honor, kaso nga lang po, natumba na rin po ako, Your Honor, sa bilis ng takbo. May tinamaan ka sa kanila? Wala na po, Your Honor. Sige. That's all, Mr. Chair. So, wala tinamaan
wala kayo na nalis sa kabila? Wala po, Your Honor. Wala. At kayo, actually, kayo pa yung tinamaan? Yes po, Your Honor. Alright. So yung kaso nasa na ngayon? Nasa na yung kaso ngayon? Bali, on trial po sa Branch 56 San Carlos po. San Carlos City po. Okay. Chairman na Karaps, you are recognized. Thank you, Chairman. Police Staff Sergeant Cansino? Yes po, Your Honor. Eh, yung mga bumaril sa'yo, eh, di ba may case ngayon, pending case, sabi mo? Yes, sir. Sino yung kinasuhan? Mga police din ba? Hindi po, Your Honor. Yung mga, ano po, gun for hire po, Your Honor. Gun for hire. Okay. So, pakinggan naman po natin si... clarification lang, Chairman. Okay, go ahead, Chairman. Gun for hire, to hindi to drug-related. Yes po, Your Honor. So hindi to bypass, hindi to ano? Hindi po, Your Honor. So nung nakita mo lang na merong nakahandusay sa kalsada, hinabol mo? Yes po, Your Honor. Hinabol. So without knowing, nakita mo lang, natumba, tapos hinabol mo siya? Yes po, Your Honor. Because the reason why I ask this, Mr. Chair, is because dapat maklarify natin. Yes. Kasi kung ano yung drug-related, sa hindi drug related. Yes. While we of course are concerned about yung ating mga miyembro ng PNP na napapasabak sa ganyang klaseng inkwentro na kung saan ay yung karamihan no ay kung hindi nai-injure ay namamatay, eh siguro dapat i-separate natin sa ating paggawa ng report kasi yung tulong na pinaplano ng ating komite na magdagdag ng sapat na pondo para sa legal assistance for all our PNP personnel should be based, of course, primordial reason is the wounded or killed in action, meaning legitimate police operations. Yun ang ano, I don't know how, perhaps the PNP can help us no kung paano how to classify that. Kasi halimbawa by bust operation no, binaybust nyo yung drug suspect pero wala kayong coordination sa PIDEA, how will that now be treated? The law is very clear that all anti-illegal drug operations must be first coordinated with PIDEA. So kung hindi ba kino-coordinate sa PIDEA at na-bypassed, nagkaroon ng inkwentro, namatay, nasugatan, anong, paano treatment doon? It's just a question that I'd like to throw to the committee so that when we finally come to a point to write our committee report, meron tayong recommendations, Mr. Chair. Yes, ito, Chairman Barbers, nakalagay dito, submitted by the PNP, yung mga PNP personnel who died from 2016 to 2022 through shooting by type of offense na drug related. So submitted sa atin to, I'll be giving the copy to all the members at para on your for your perusal. Sige, Congressman na thank you, Chairman. Anyway, before I ask police staff sergeant again Cansino. Actually not only those who died and wounded, also those police officials, no? Whether kahit mga PNCO, we are also victim of such campaign during the previous administration. So marami po yan, marami pong mga forms of violation of the rights, no? Marami po yan. For example, yung mga police na pinatay din, di ba? Because they're being accused that they're involved in illegal drugs. And the proof is their names is listed in the Duterte's list. Tapos, kailangan ma-check natin sa